Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Ah, gutom ka na? You're hungry? Ube? Gutom na yung alaga ko. Gutom na daw siya. Sabi niya, gutom na daw siya eh. Where are you? Magdamag mo ako na namang ano mo ko. It's only 2 PM though. Mag 2 PM pa lang gusto mo nang kumain ng ano? Oh, here, first. You have a snack here. Can you just finish that, please? Finish mo muna yan, Ube. Mama will gonna miss you. Mama will gonna miss you. I will miss Ube, my baby. Yan muna, kainin mo. Kain ako ka. Susunod na naman siya. Gandang hapon na, mga kalalang. Tapos na kami naglambingan ni Ube. Sobrang clingy niya kagabi pa kasi alam niya talaga na alis talaga ako. So anyway, today is the day na flight na natin mamayang gabi. Gabi pa naman. So 8:30 kami aalis ng bahay para makarating kami ng airport ng mga around 9:10, mga ganyan. Kasi yung flight namin is around 12:30. So gusto ko maaga ako pumupunta ng airport kasi kung sakaling merong kulang, maayos mo pa, 'di ba? So much better na maaga tayo. And na-print ko na rin lahat ng kailangan namin. We have our e-travel. Sa mga magta-travel sa Pilipinas, you still need e-travel. Ito yung proof of vaccination. So, makikita nyo na lang yung ano, yung i-type nyo na lang sa internet, e-travel. So, wala po tong bayad, libre po to. May mga scammer sa ano, sa internet, no? Pag kinlik nyo yung e-travel, tapos magbabayad ka, mali po yun. Wala pong bayad yung e-travel. Libre po siya. Free. And, yung aking bus ticket din is pinrint ko na rin siya para wala na akong problema. Sabi ni Papa, dib, sa hotel mo na lang niya ipaprint. Sabi ko, no. Iprint ko na kung kaya ko naman, di ba? Tapos, ano, paano kung sira yung printer nila sa hotel o ano na mangyayari sa akin, di ba? So, much better. Kung kaya mong gawin, gawin mo na. Di ba? Kaysa pa, wait. Ayoko ng waiting. And dito na rin yung airline tickets and then yung ating hotel tickets. So, ayan, yes, we are ready. And of course, yung ating passport. So, dinadala pa rin namin yung Philippine passport namin kasi sometimes, pag nag-land ka ng Pilipinas, yung mga officer, they will ask your Philippine passport. And pag alis mo din, tinatanong nila yung Philippine passport mo. It's just because, talaga ba? Talaga ba? Nag-bip-bip ka pa. So, tinatanong nila kasi hindi pa expired to. I think that's the main reason why they keep asking our passport kasi nga hindi pa siya expired. So, pag expired na siya, then siguro hindi na nila tatanungin. But then, I need to apply dual citizen para kung gusto kong... Kasi pag dual citizen ka, you can be able to buy land and you will have a property in the Philippines na nasa pangalan mo. You can own condo pag ano ka, pag hindi ka pag di ka dual citizen pero land hindi daw pwede. So kailangan dual citizen para kahit land and then bahay is okay lang na mag-purchase and under your name, 'di ba? So ayun, mag-apply ako next year ng dual citizen ko. Not now kasi alis ako. Cheers. 'Di ba? So ayan, ready na po. And naka-ready na rin yung aking ano pa ba yung kailangan ko? Magtutupi pa pala ako ng ano, nilabhan ko. Kasi nilabhan ko yung damit ni Nicole para pag-uwi dito sa bahay, malinis lahat, wala tayong kailangang problemahing labhan. Nilalabhan mo na lang is yung galing sa ginamit mo sa bakasyon, 'di ba? So, ayun lang. Okay? Let me prepare all the things that I need. Of course, Advil, kailangan ko ng Advil. Importante yan kasi pag mahaba-haba yung biyahe, pag pagod ako, sumasakit talaga yung ulo ko. Kaya Advil.
Advil lang ang panlaban sa sakit ng ulo. Tapos gravel pala. So kailangan ko din 'yun. So ayan. Okay, tapusin ko lang yung dapat kong tapusin. And then update ko kayo mamaya pag andito na si Nicole at saka si Krishna. Si Krishna pala ay pupunta dito. Nabanggit ko ba? Kasi tutulungan niya akong ano. Tutulungan niya kami na pumunta ng SkyTrain kasi mabigat yung luggage. So, yes, we are ready to leave. We are ready to leave. Yay! And by the way pala, hindi nagkasya tong aking biskwit sa ating luggage. So, iniwan ko yung isa. Since nung natikman ni Nicole to, sobrang sarap na sarap siya. Sabi niya, Mama, I want more. So, meron siyang 12 pieces na laman. 4 flavor. 4 or 3? I think 4 ba? 4 flavor pala. So, meron siyang plain, meron siyang may chocolates. Ayan siya. So, 12 pieces yung laman niya. So, if ever na makita kayo ng ganito dito sa Canada, bilhin nyo. Masarap siya eh. Hindi siya masyadong matamis. So, i-try nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Buy na. Tapos, sausaw mo sa kape na. Kailangan ko ng kape. Kasi maaga pa naman. So, ayan. Kailangan natin ng kape para matapos ko yung dapat kong tapusin. So, coffee muna. And then, update ko kayo maya-maya. Kain. Time check mga kalalabs. Mag-8 na po ng gabi. So, 30 minutes na lang pupunta na kami ni Nicole sa airport. Pero umuulan. So, ang problema, malakas yung ulan. Kaya mag-ano na lang kami ni Nicole. Mag-Uber. So, na-check ko naman yung price. Okay naman siya. So, kanina kasi, na nag-check ako, grabe, naloka ako yung presyo. Sobrang mahal. Like, nasa around $60 yata yun. Pero ngayon, nasa around almost $30. So, I think we will be okay. Kasi umuulan, tsaka may luggage kami. So, Uber na lang. Hinihintay ko na lang si Krishna. Hindi ko alam kung anong oras siya pupunta dito. Supposed to be, mga around, 8:30 din siguro. Nandito siya. Nag-chat na ako sa kanya eh, pero wala siyang reply. But anyway, she will be here pag alis namin siguro. Hindi ko alam kasi nasa Christmas party siya eh. So, ready na kami ni Nicole. Lahat ay ready na. So, hihintay na lang namin yung oras. Yung outfit natin is very comfy. Magjijin sana ako kaso nga lang. Yung parang pag magmo-move ka sa eroplano. Kasi pag nasa loob ka ng eroplano, parang nag-expand yung yung katawan. Parang lumulobo siya. Alam niyo yun? Minsan mafe-feel nyo yan pag nagka-sapatos kayo, diba? Tapos yung sapatos nyo, tinanggal nyo. And then, pag isusot nyo na, parang hindi magkasya yung sapatos nyo kasi para siyang para siyang lumobo or nag-expand ba ang tawag nun? Para siyang, sponge na nilagyan ng tubig tapos biglang lumalaki. Basta alam nyo na yung ano yung ibig kong sabihin. Mamimiss ko to si Ubi. Kanina nung nagpapaalam ako sa kanya talaga, best friend. Hindi ko carry bells. Hindi ko carry bells. Sabi pala ni Krishna, mga kalalabs, mag-leave daw ako ng damit ko na nasuot ko na. Kasi baka daw mamiss ako ni Ube. Sabi niya, just leave something nasuot mo na. Tapos iwan mo. Kasi for sure, mamiss ako ni Ube. So, isasara ko sana yung room. Sabi ni Krishna, can you just close the door?
daw dun sa room namin kasi pumapasok daw si Ubi dun. Tapos, hindi daw siya nag-hangout dito sa living room. Sabi ko sa kanya, ganyan lang talaga yan sa umpisa. Pero pag ano na, na yung nakasanayan ka na niya, makikipaglaro na rin yan sa'yo. So, saan na yung bumaba? Dun siya, dito siya sa may ano eh. Hi, naku, Ubi. Hi, naku. Ang palahibo niya so tumikit sa akin. Ayan, hintay na lang tayo ng oras and we will go to the airport. NW. Sobrang lakas ng ulan! Oh my gosh! Open it, please. Can you carry it, Krishna? Yeah. Oh my God, I'm so wet. Oh my God. Anong pangalan niya? Finally, andito na kami sa airport, mga kalalas. Mahirap, mahirap ang aming pinagdarsalis. Hindi masyadong mahaba yung pila. That's good. Maaga kami, so... Anong flight natin? 12? It's already 9:11. So yung flight namin is 12:30. Mm-hmm. So makakapag-ikot-ikot pa kami ni Nicole sa ano? Lounge. Sa lounge. Siyempre, iniisip niya pagkain. Siwaw. Mag-lounge lang kami mga kalalabs dahil gutoms na po ang aking alaga. Sabi niya ENW. Sabi ko meron tayong palibreng dinner sa taas. So, Sky, ano ba yun? Sky Team yung aming gamit. Oo nga, yung tagal. Hello. Level 4. Oh, come. Oh, okay. Kain tayo, mga kalalabs. Nandito na kami sa lounge. Ayan. So, nag-order kami ng soup. Noodle soup. Tag-isa kami ni Nicole and then I have salad. Nicole, you can get drinks if you want, okay? Okay. Ayan. Kain po. Kain tayo. Kasi for sure, hindi na kami kakain sa aeroplano ni Nicole. Matutulog kami. Ayan. Kain. Chopstick eating the salad. Kaunti naman na ito. There also pasta there. Mm-hmm. I'm gonna eat a lot because... Excited ka ba? Kasi yeah. Ako excited ako eh. Mm-hmm. Tapos na kaming kumain, mga kalalabs. Hindi ko lang alam kay Nicole kung kakain pa siya mamaya. But anyway, I'm having my mint tea. So, naghihintay na lang kami ng oras. Siguro mga around 11, bababa na kami para may exercise pa yung paa namin bago yung long flight. So, yan. Tea muna tayo. Nakaka-relax to. Itong tea. Oh, gosh. Inaantok na ako, bedtime ko na. So, na matulog. Boarding time na kami, mga kalalabs. Siguradong matutulog ako. So, see you in Taiwan! So, andito na kami sa Taipei, mga kalalabs. So, may stopover kami ng 2 hours kaso delay yung flight namin. So, we are getting water. Can I have one water? And what is that, Nicole? Okay, that's all. That's all, thank you. Boarding time na ulit. Pila na naman. So, ilang kempot na lang, ilang oras na lang, 2 hours, we will be in the Philippines. Right, ganda? Ganda. Wow! Sabi ni Nicole, ang cute daw ng TV. Oh, di ba? Maliit lang tong plane na to kasi dalawang seat, ano, lang to, oh. Dalawang upuan.
Bye-bye, Taipei. Muulan din dito. Kanina yung landed ng ano ng aeroplano. Nagsiswing. Mahangin, oh. Kita nyo, mahangin siya. See you soon, Philippines. Ilang kempot na lang. Kain, mga kalalabs. Chicken noodle. Ano yan, be? Itlog? Maraming tigas. Matigas daw. Hindi yata yung itlog pa to. Anyway, meron siyang juice, meron siyang dessert, meron siyang salad. Ayan. Kain. Haggard na si Mama. Welcome to the Philippines, mga kalalabs! Finally, after 17 hours. So, wala kaming tulong ni Nicole. Pero paglapag namin dito sa Pilipinas, parang hindi kami tinamaan ng ano, ng kahit na anong antok. Ganun yun. Anyway, hinintay namin yung luggage namin ng mga around almost 2 hours. Kasi mix pala yung ano namin, yung mga luggage dun sa aeroplanong sinakyan namin. Kasi nga, diba, ano siya? Pangalan nito? Connecting flight siya. So, yung iba galing San Francisco, galing san ba yung iba yun? USA, galing USA. And then, yung iba galing sa Taipei. So, kami galing kaming Vancouver. So, yung luggage namin, ang pinakahuli na nakuha. So, ayun, magpapahinga kami ni Nicole, maliligo ng slight. And then, meron palang ano, pipick up ng mga items na binili sa akin. So, siguro mga around 3 p.m. yata yun, sabi ni Ma'am. Sabi niya, 3 p.m. ko ipapapick up yung item. So, ire-ready ko muna siya bago ako maligo. Ayan, ha! Oh, napagod as! Pakita ko lang saglit yung ano namin, view namin, no, mga kalalabs. So, ito yung ating pa-view, mga kalalabs, oh. O, diba? Yung airport, tapos yung ano, mga sasakyan dyan. Traffic nung papunta kami dito. Oo, so, pero okay lang. At least nakarating kami ng safe ni Nicole. Yan yung other side natin, and this is the other side. Tara! O, diba, ang dami nating magandang view. Buti na lang, merong ganitong mga, ano, mga bintana. Glass siya. Kasi kung wala, parang kulob na kulob. Parang hindi ka makahinga. Pero dahil nakikita mo yan, yung pa-view na yan. So, perfect na perfect. Ganda. Liligo na tayo, be? Maliligo ka ba? For sure. So, mag-e-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. And I will try my best to continue our vlog later. So, it's already 12:15. And lalabas kami ni Nicole maya-maya pa naman. So, let's see kung ano yung ma-feel. Gusto ko ng kape. Kailangan ko ng kape para hindi ako matulog kaagad. Kasi kung matutulog ako ngayon, mamaya hindi ako makakatulog. So, kailangan nating i-normalize yung ating sleeping routine. Diba? So, ayun. Okay, thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating ating pa-travel vlog. Pa-travel vlog talaga. Yung ating biyahe papunta dito sa Pilipinas. And I am super excited na i-share sa inyo yung mga ibang ganap natin, especially with my family. So again, thank you all for watching. Sana po na-enjoy nyo yung vlog. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye! Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside.